si Langgam at si Tipaklong. Muling isinalaysay ni Virgilio S. Almario at iginuhit ni Renato Gamos at inilimbag ng Adarna House. Ito si masipag, masikap na Langgam. Maghapong ang gawa ay maghanap buhay. Matipid at ayaw na may nasasayang, kaya iniipon kahit munting bagay. Ito si Tipaklong, tamad at bulakbol. Walang ginagawa sa buong maghapon. Pasayaw-sayaw lang at patalon-talon at di iniisip ang lungkot at gutom. Kaibigang Langgam, halika't maglaro. Sabi ni Tipaklong na pabiro-biro. Kung puro trabaho, para kang bilanggo. Di mo nasusunod ang gusto ng puso. Tag-ani nga noon, maraming pagkain. Sagana ang bukid sa palay at tanim. Sabi ni Tipaklong, ang sarap mag-aliw, Langgam. Ang buhay mo ay huwag sayangin. Ngunit nagpatuloy sa kanyang paggawa si Langgam na kahit isang bisyo'y wala. Mainam na ito, ang kanyang wika, kaysa magsisi pag ikaw ay tumanda. Kaya araw-araw, si Langgam patuloy sa pagtatrabaho at sa pag-iipon. Araw-araw naman itong si Tipaklong ay pakanta-kanta at patalon-talon. Isang araw, biglang bumuhos ang ulan. Nako, bagyo yata! Ang sigaw ni Langgam. Noon lamang tumigil na maghanap buhay, saka dali-daling umuwi ng bahay. Si Tipaklong naman ngayon ay nalito. Nahinto sa kanyang kanta at paglukso. Nagpayong ng dahon at saka tumakbo dahil walang bahay, nagsiksik sa damo. Lumakas ang ulan at hindi tumigil. Nakatatakot pa ang lakas ng hangin. Maraming nasirang kahoy at pananim at waring babaha sa buong bukirin. Dahil giniginaw at tiyan ay masakit, itong si Tipaklong ay hindi nakatiis. Ang bahay ni Langgam tinakbong mabilis at saka kumatok na naghihinagpis. Narinig ni Langgam ang tawag sa labas, kaya ang pintuan ay binuksan agad. Pasok si Tipaklong, nahirap-nahirap, at mahahalatang mataas ang lagnat. Naawa si Langgam sa kanyang nakita. Ngayon, pobreng-pobre ang dating masaya. Binigyan ng bagong damit ang bisita, saka pinakain ng muling sumigla. Ako'y hiyang-hiya, sabi ni Tipaklong, nang makalipas na ang ginaw at gutom. Huwag mag-alala, sagot ng tumulong. Maraming pagkain ang aking naipon. At magmula noon, Tipaklong na tamad ay di na nag-isip magsayang ng oras. Natuto kay Langgam na maging masikap para makaligtas sa anumang hirap. At dyan nagtatapos ang ating kwentong si Langgam at si Tipaklong. Muling isinilaysay ni Virgilio S. Almario at iginuhit ni Renato Gamos at inilimbag ng Adarna House.